Hallo Leute, welcome back to another episode of Best MTV. Okay, so new episode tayo ngayon. And nakikita niyo na ako kasama dito na nurse dito sa Germany. And at the same time, pag-uusapan natin ang mga konting German sayings or Deutsche Sprüche. Okay, pakilala! Hallo alle zusammen, ich bin Irish. Ich komme aus den Philippinen. Ich lebe in Deutschland seit 12 Jahren und ich arbeite hier als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Wow, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Okay, so hopefully naintindihan niyo yung pinagsasabi niya. Bigisab or after episode, pag-uusapan natin yung life dito ni Irish as a nurse dito sa Germany and at the same time some German sayings. Okay, last game! Ito, first is aller Anfang ist schwer. Aller Anfang ist schwer. Ano daw? Ano ibig sabihin nun? Oh, walang simulang madali. Walang simula. Or lahat ng, lahat ng simula ay mahirap. Parang ganon. Same din. Oh, which is applicable naman talaga pag foreigner ka na pupunta or Philippines na pupunta ka sa Germany kasi unang-unang hadlang sa'yo is yung barrier mo is yung language. Yeah. Tapos culture. Culture, yeah. Mahirap magsimula dyan. Ibang-iba ang mentality ng German sa mga Filipinos. Iba yung pananaw nila sa buhay. Tama. Paano ka nga ba nakapunta dito sa Germany? Vale, nag-start ako pumunta in Germany with au pair visa. Okay. Nagtrabaho ko for 2 years. And nung 2010 hanggang wala pang triple win or yung nurses na galing Philippines pupunta ng Germany is wala pang contract. Okay. Meaning dati pala meron na mga pupunta ditong nurses as nurses sa hindi as au pair or wala. Oo, ang dati is, nung 1970s, talagang nag-angkat ang Germany ng mga nurses. Nag-angkat! Yun ang term. Talagang nakuha sila ng mga nurses galing sa Filipino. Okay. Galing sa Philippines. So, mostly nung dumating ako dito since 2010, marami ako nakilala ng nurses na mga Filipinos. Mag-re-retired kasi. Nung time na yun, may contract ang Germany and Philippines na pwedeng pumunta yung mga nurses dito. Tapos, nawala siya. Okay. Ayun. Nung nagka-crisis. So, that was in the 70s. Ang papalang mga rin, noong 70s, yung mga nurses, mga midwife actually, yes, yung mga unang pumunta dito. Okay, now going back. So, nag-apply ka as au pair. Sa Manila ba yan? Or sa province? Or what? Direct hire din? Walang agency. Okay. Talaga? Pwede, pwede pala yun. So, kukuha ka lang ng au pair visa para makunta dito. And then, how many years did you work as an au pair here in Germany? 2 years. So, after 2 years, ayoko pa lang pumunta ng Pilipinas. Mm-hmm. And the only way kasi, pwede yun, the only way na after mong mag-au pair is allowed kang, kung gusto mong i-viter yung, pwede ba yung term kong i-viter? Yeah. Kung pwede mong i-continue yung knowledge mo or gusto mong gamitin yung German knowledge mo, okay, is pumunta ka sa university. Okay. Or kailangan mo yung education. Oh, educational advice is parang mag-continue ka lang sa pag-aaral. Or mag-asawa ka ng German para mapag-stay ka dito sa Germany. Oh, right? Or ganun. Okay, so ano? Alle Wege führen nach Rom. Ibig sabihin führen nach Manila. So, ano ibig sabihin nun? Alle Wege führen nach Rom. Ibig sabihin niyan, hindi lang iisa ang daan para makarating ka dun sa pupuntahan mo. Okay, so maraming daan. Sa goal mo. So, merong ang dating daan, merong ang bagong daan. So, maraming daan para mapunta sa goal mo. Oo. So, Maraming possibilities, yun na lang. Maraming possibilities. Possibilities para ma-reach mo yung goal. Tama. So, kung siguro itong way na to is hindi nag-clap o hindi hindi nag-work out sa unang pagkataon, siguro mayroon pang ibang way para ma-reach mo yung goal. So, yun nga, nag-aral ka sa UNIL for how many years?
3 years. 3 years. So, habang nag-aaral ka ba? As in, like, aral lang talaga or wala kang... Hindi. Kasi ang hirap din. Pag-foreigner... So, paano yung pera? Oo. Diba? Foreigner ka na, estudyante, medyo limited yung access mo sa lahat. Okay. Yeah. Meron ding... merong hanggang kung magkano lang ang pwede mong sahurin as a student. So, okay. Yeah. Parang... narinig ko nga na kapag student, mayroong mga limitations actually yung oras na pagkatrabaho mo, yung oras ng work mo. Okay. So ano man yung work mo na nung nag-aaral ka sa marami, nag-babysitting, naglinis ng mga bahay-bahay. Okay. Naging barista din ako. Wow, barista. Naging waitress. Okay. Na-try ko mag-waitress dito. Ano pa ba? So lahat, so marami na. Basta okay. Yung trabaho ng estudyante. So, how was it naman pag-aaral mo? Like, I don't know, yung sa interaction mo sa ibang, sa mga German student or sa ibang, paano yung ano? Sobrang, kasi sa Pilipinas, pwede ka maging happy-go-lucky. Happy-go-lucky. Oo. Pwede ka maging happy-go-lucky, tapos yung mag-aaral ka lang sa bahay. Okay. Eh ito, pag foreigner ka, maliban sa magko-pop up ka yung setup ng university, okay. Yung language talaga. Language talaga. Kailangan yung pag magbabasa ka, sa uni kasi magbabasa ka ng books na sobrang dami. Mm-hmm. Magsusulat ka ng dalawang klase yung exam. Written tsaka oral. Okay. So magsusulat ka ng term paper. Okay. Sobrang yung grammatic mo dyan. So, sobrang adjustment na kung hindi mo talaga malit yung level na CI, parang it's medyo parang imposible. Next, ito rin. Lagi kong naririnig nung mga first hanggang ngayon. Ibang Mac din Maesta. Ibang Mac din Maesta. Palagi ako rin. Kahit nung nasa school pa ako sa German, sa Philippines. So, Ibang Mac din Maesta. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun is yung practice makes perfect. Yeah. And actually, yung English translation na practice makes perfect. But nobody's perfect. So, why practice? Anyway, joke lang. Next! You're also a nurse. So ano yung difference sa tingin mo nung pag-aaral ng nursing sa Pinas unlike sa although hindi naman siya nursing hospital yung pinag-aaralan mo, paano yung pag-aaral sa UB para malaman lang nung audience na like baka mayroong gusto mag-hospital dito. Mm-hmm. So paano yung similarities and differences ng uni sa Pinas at uni dito sa Germany aside from dun sa sabi mo na more on oral and written exam. Okay. Dito sa Germany, ang nakita kong difference, sa Pilipinas kasi is, ewan ko lang ah, personally, more on spoon feeding tayo. Teacher and student relationship is, yung teacher ang mostly nagbibigay ng lesson info. Lesson information, tapos ikaw bahala ka ng magsulat ka lang din dito, napaka-importante yung communication. Okay. Na may feedback dapat yung estudyante sa professor or docent. So, kailangan ba dito kapag pagpasok ka ba ng school, prepared na prepared ka? Or, oo. Like, well, I don't know. Ako kasi personally sa Pinas, pupasok ako ng manal. Ballpen lang yung dala. Yung mga ganun bagay. Mm-hmm. Pero dito, sa tingin mo, prepared ka dapat. Kasi first day pa lang, dapat yung modules mo, nabasa mo na ahead. Okay. Kasi magkakaroon yan ng dito gustong-gusto nila is discussion actually. Oo, tsaka yung palitan ng opinion. Mm-hmm. Yun yung yun sa teacher, sa level ng teacher, makikita niya gaano ka-prepared yung estudyante, ano pa yung pwede kong i-feed up. Okay. Mga students dito sobrang So how big or how small yung class ng uni dito? Doon sa case mo. Malaki. Ano kami? 25. Malaki ba yun? Malaki. Ang konti. Sa atin sa Pinas, magkano ata? Ilang ata? 40, mga 15, mga gano'n. Depende sa course. Well, actually, yung kasasagan ng nursing, like, is parang isang auditorium na ata. Yung mga nakamike lang, di ba? Yung gano'n yung dati. Mm-hmm. Yung buhay na buhay talaga yung nursing, gano'ng kalaki. Pero dito, 25 lang, more or less. 25. Sa kurso ko, 25. Okay.
Tapos depende sa subject din. Okay. May subjects na doon kayo sa auditorium talaga, yung professor napakalayo na doon sa una, tapos ikaw bahala ka magkakalala. Yeah, parang parang lang spirit. Aufregen, Volk, Sonnenschein. Aufregen, Volk, Sonnenschein. Okay. Oo, sa ano ato, sa English nun is... After the... There's always rainbow after the storm. I don't know. Tama. So, meaning... Or silver lining. Ah, silver linings. Tama. Katayonag way. So, ibig sabihin ng... Ano ba? Sa bawat... I don't know. Sa... Yung... Ano, positive lang na... Kung ngayon, hindi nag-work, kinabukasan, may... Merong silver lining kami kita. Sa bawat siguro na hindi maganda nangyari sa life mo, I don't know, kaya sa jowin mo dito sa Germany, meron pa rin palaging good thing siguro na I don't know, lalabas or yun nga, silver lining. After you finish yung ano mo, yung fall management sa uni, so ano nang ginawa mo? Pagtapos nun, syempre sa uni marami kang makikita. Mm-hmm. Actually, yung mga classmate ko is mga ano sila, figure din sila ito. Ah, okay. Oo, parang ako lang talaga dun yung, and the only Asian. Talaga? Oo. So after nung ginawa mo, so naging nurse ka na ba? Kasi parang, yung nga, parang fall management, parang yung, I don't know, sa pagkakaintindi ko, parang, siya na ba yung parang sa managerial level na pinag-aaralan mo? No. Hindi talaga yung nursing house building, no? Hindi. So after nga nung uni mo, ano nang ginawa mo? Like, nagtrabaho ka na ba as, I don't know, file manager? Or hindi. Pagkatapos nun, meron na kasing ano, nung time na yun, nabasa ko itong triple win. Okay. Nabasa ko itong triple win. So, after nung years na... Let's say 2014, 15, ganun. Between ganun. Ganun. Nabasa ko siya yun, uy, nagkaroon ng contract ang Philippines. Exactly. at saka Germany na kumukuha na ng nurses. Sufal, mayroon akong classmate na nagtatrabaho sa isang ospital. Okay. Tapos sa ospital na to, dito napunta yung tatlong pinakaunang nurses na from Japan. Product okay. Ng triple win na ano ko na ano sila lumabas sila sa ayan, newspaper. Yeah, I think yeah. Okay. Sabi ko parang matatagalan pa ako before ma-apply ko yung pinag-aralan sa uni. O ito na yung ano pwede naman ang ginawa ko hindi mo kasi pagdarating ka para lang sa mga gusto mag-nurses before hindi ka directly or yung process kasi is hindi ka directly magiging nurse sa Germany. Okay. May tinatawag na anerkennung. Okay. Tapos mamimili ka kung gusto mong mag-exam ka. Okay. Or mag-training ka for sa Philippines ata 6 months. Depending actually. Basta so ano pinili mo? Mag-exam. So, na-exam ka. Oo. So, after uni, nag-exam ka, and then after that, nakapag-apply ka na as nurse. Okay, and then, sa ngayon, you are working as a nurse na sa? Sa isang hospital dito sa Frankfurt. I mean, petrol station, the hospital. Frauenklinik. Next, Phonics Comp Nicks. Meaning, wala talagang mangyayari kung wala kang gagawin. Phonics Comp Nicks. So, walang mangyayari. Tama nga naman. Wala naman. Parang, sa wala, wala talaga. Hindi talaga translation. Yung nga, so kailangan para ma-reach mo yung goal mo is... Kailangan may gawin ka. Kailangan din talaga mag-sumikap ka. Yun talaga yung... Mag-sumikap ka. Sumikap. Okay. Magtsaga. Masipag. So, hopefully marami kayo natin kay Irish. But before we end, so, madam? Naging madam bigla. So, madam, I don't know, ano ba yung mga advice mo sa mga nurses siguro na gustong pumunta dito? Or sa hindi man nurses na gustong pumunta dito, like, gusto dito mag-language visa or
mag-uni dito. So, ano yung magiging advice mo siguro para sa kanila? Advice ko is, knowledge is power. Wow! Knowledge is power! Kaya, before ka pupunta, kailangan, beforehand, magbasa-basa ka na, mag-research ka. Kung may friend ka dito, magtanong ka na. Ang punuin mo ng kaalaman bago ka makapunta dito kasi, para hindi ka, mas mapapadaling, pag nakapunta ka na dito, mas mapapadali yung journey mo. Journey, okay. And siguro, hindi lang siguro yun, yung advice, hindi lang siguro sa yung sa class itself, I mean, sa pag-aaral itself, pero sa journey mo na rin dito, like, kung sino namang gusto pumunta dito, palaging mag-research siguro. Be prepared always. Palaging magtanong kasi like ibang bansa, ibang lugar, ibang culture. Okay, so yun na. Thank you very much sa mga nanood. And hopefully may natuto na kayo kay Nurse Irish. Okay, so thank you for watching. Please don't forget to like. Subscribe. Sabi ko, comment mo na comment. And subscribe. Ang kulang natin dito sa Nurse Irwin TV. TV. Ciao!